O ito, may nabalitaan ako, kanin is life kasi tayo mga Pinoy, kaya ang hirap alisin sa diet kahit na mga diabetic, di ba? Pero wait, pwede pa rin naman daw magkanin ang mga diabetes basta ang may diabetes, basta pinalamig o kaya yung bahaw. Talaga ba? Oo raw, sabi sa pag-aaral ng dalawang Department of University of Indonesia. Kapag malamig na raw kasi ang kanin at muling pinainit, bumababa ang kapasidad nito na magpataas ng blood sugar. Dahil daw yan sa namumuong resistant starch na mas mababa ang sugar o glycemic index. Dapat daw ay palamigin muna ang kanin ng 1 hanggang 2 oras bago ilagay sa ref. Tapos, kailangang bumaba sa 4 degrees Celsius ang temperatura nito ng 6 oras hanggang 1 buong araw. Pero paalala po ha, hindi po yan para sa lahat na may diabetes dahil mayroong mga pasyente hindi talaga kakayanin ng katawan na kumain ng kanin. Mas mabuti pa rin daw na kumonsulta sa doktor. Yan, ang team, kaning lamig. Ah, diba? Pero totoo ha, kasi the more daw na mas mainit natin kinakain ang kanin, mas mataas, mas mabilis na natutunaw yon at nagiging sugar. Sugar, oo. Totoo naman yon. So talagang effective pala yun. Pero so kahit hindi kaning lamig, hindi talagang baho na may tutong pa. So yung fresh na kanin pwede mong gawing parang bahaw. Oo, diba? Papalamigin nga lang bago ilagay sa ref. O kasi nga, kung italagang, kahit na yung mga sabihin na natin pre-diabetic, maraming ganun eh, diba? Yung matataas na yung sugar, hindi pa naman diabetic o, pero pre-diabetic na yung stage, magandang i-practice na yan. Tama, wag na nilang paabutin pa sa stage na yon. Kasama na ako. Ganun ba? So sige. Kailangan mag-ingat-ingat bahaw pa sa more. Taas ng sugar. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.